Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Richelle Elcavas ng Department ng ENT ng Justice Jose Abad Santos General Hospital upang magbigay ng maikling pagtalakay tungkol sa pag-aalaga sa tenga. Ano nga ba ang bahagi ng tenga? Ito ay may tatlong bahagi. Ang outer ear o panlabas sa bahagi ng tenga, ang middle ear na kinabibilangan ng eardrum at buto ng tenga, at ang inner ear na kung saan makikita ang organ of hearing. Ang eardrum or tympanic membrane ang siyang tinatawag na salamin ng tenga na siyang sumasala ng tunog na galing sa kapaligiran natin. Ito ang normal itsura, hindi mapula, walang sipon na naaninag sa likod at walang butas at sipon na lumalabas mula sa tenga. Kabilang sa kahalagahan ng tenga ay ang pandinig at ito ay isa sa nagpapanatili ng balanse ng tao upang makalakad o makakilos ng maayos. Ilan sa mga nakikita ng problema sa tenga? Ayon sa World Health Organization noong 2013, makikita sa graph na ang kalahati ng kaso ng pagkawala ng pandinig ay maaring maagapan sa pamagitan ng maagang pagsusuri at paggamot. At halos 320 milyon ang naapektuhan sa buong mundo. At makikita na ang mga nakakatanda ang naapektuhan at ang mga kalalakihan ang masaapektuhan ng pagkawala o paghina ng pandinig. Sa 32 milyon ng mga bata na may mahina na pandinig, 60% ay maiiwasan. 31 ay infeksyon. Ang mga sumusunod ang sanhi na maaari nating maiwasan. Infeksyon sa pagbubuntis, paninilang ng bata pagkapanganak, problema sa pagkapaanak, infeksyon sa tenga, paggamit ng mga gamot na nakakasama sa tenga, dulot ng edad, malakas na mga tunog o ingay, at aksidente. Sa mga sanggol, maaari nating gawin ang mga sumusunod para maiwasan ang paghina ng pandinig o pagkabingi. Bakuna laban sa tigas, screening o pagsala sa mabuntis na may sakit, pagkonsulta sa doktor, genetic counseling kung kailangan. Kung hindi natin ma-address sa mga pwedeng paggalingan ng pagkahina ng pandinig ng isang bata, ang mga sumusunod ang kahihinatnan ng isang bata na makikita sa slide na ito. Ang mga ilang sanhi ng karamdaman sa tenga ay ang mga sumusunod. Earwax o tutule na binubuo ng 60% ng sanhi na sinusundan ng otitis media at otitis externa. Ang tutuli or earwax ang sumasagap sa mga dumi galing sa labas ng tenga. Ito ay may property na lumalaban sa mikrobyo, fungi, at may mahinang asido na panlinis ng tenga at nagtatrap ng moisture. Ang impacted cerumen o barado na tutuli ay kailangan ng palambutin ng nakatakdang pampalambot ng iyong doktor. At sa kaso na ito, ang iyong doktor ang siyang nagtatanggal sa clinic. Mga madalas sa sanhi ng infeksyon sa bukana ng tenga ay ang pagkalikot o madalas paglinis ng tenga at pagliligo sa dagat o ilog. Sa nakikita namang butas sa eardrum o salamin ng tenga, ang sanhi ay dahil sa pagkatusok sa tenga, infeksyon o madalas na pagsisipon. Ang luga ay makikita sa mga pasyente na may madalas na upper respiratory tract infection o pagsisipon at maling pagkalikot sa tenga. So, upang maiwasan ang naunang nabanggit ng mga karamdaman, gumamit lamang ng gamot na nireseta ng doktor at gumamit ng malinis na pimpo para punasan ang tenga. Ilan sa mga wastong pag-aalaga sa tenga, huwag magpasok ng kahit anong bagay sa tenga tulad ng toothpick, posporo, kutsarang paglinis sa tenga. Huwag din gumamit ng cotton buds upang linisin ang tenga. Huwag hayaang pumasok ang tubig sa tenga. At huwag lagyan ng sabon ang loob ng tenga kapag naliligo.
Para naman sa may luga, gumamit ng bulak o tissue na pinilipit. Siguraduhin lang na huwag masyadong matulis ang pagkakagawa nito. Ipapasok lamang to sa bukana ng tenga upang masipsip ang luga na lumalabas. Pagkatapos gamitin, itapon ang marumi na tissue. Gumamit din ng bago kung mayroon pang lumalabas ang luga. Huwag din itong gawin kung masakit ang tenga. Kapag naramdaman na ang sumusunod na sintomas, maaari na po magpakonsulta tayo sa doktor. So kung masakit na po o makirot ang tenga, kung may luga na pong lumalabas, mahinang pandinig o nabibingi, may ugong na naririnig, o may pagkahilo na umiikot. At dyan po nagtatapos ang maikling pagtalakay ukol sa pag-aalaga ng tenga. Maraming salamat po.